admin ng kilalang Twitter account ni Ethel Buba, nagsalita na. Ilang araw matapos tawagin fake ni Ethel Buba ang kanyang Twitter account na @IamEthelGabison, pinasag na ng admin nito ang kanyang katahimikan tungkol sa kontrobersiya. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Hindi na nakapagpigil pa ang admin ng sikat na Twitter account na @IamEthelGabison na inakala ng lahat ay pag-aari ng komedyanteng si Ethel Buba. Marami nga ang nagtaka marahil dahil biglang nawala ang account sa ere matapos itong tawaging fake ni Ethel at sinabing hindi naman siya talaga ang may-ari nito. Pinadalhan ng admin ng @IamEthelGabison ang push ng isang statement tungkol sa nangyari sa naturang account. Pinili din ng admin na wag nang ipakilala ang tunay na katauhan niya. Ang @IamEthelGabison parody account na napamahal na sa karamihan ay pansamantalang naka-off-air. Ito po ay pinoprotektahan dahil mayroon pong mga ilan na hindi mabuting loob na nagnanais na gamitin ito para sa kanilang pansariling intensyon, sabi ng admin. Kahit maraming ibinatong issue si Ethel sa kanya, ayaw na lang daw magkomento pa ng admin dito dahil nirerespeto niya umano ito at hayaan na lang ang mga lumang interview ni Ethel ang luminaw sa mga bagay-bagay. Hindi ko na po kailangan sagutin ang mga insulto at paratang ni Ms. Ethel Buba. Mataas po ang respeto ko sa kababaihan at hayaan na lang po natin ang kanyang mga sariling past interviews sa media ang maglinaw sa lahat. Hanggang sa muling pagbabalik ng aliw at katatawanan, sabi pa nito. Samantala, sa isang panayam ng admin nito sa Philippine Star, sinabi niyang dumami ang gigs ni Ethel nang dahil sa Twitter account. Sinabi din ng admin na hindi siya humingi ng komisyon sa mga naturang engagements na sinasabing sumingil ang comedian ng halagang 80 to 100,000 pesos per gig. Ibinunyag din ng admin na nakakuha ng book deal sa Viva si Ethel at walang sinulat si Ethel ni isa sa kanyang libro na charotism, The Wit and Wisdom of Ethel Buba, dahil ang laman nito ay galing lahat sa nasabing Twitter account. Sa isang vlog, sinabi ni Ethel na di niya personal na nakilala ang admin ng Twitter account at wala siyang direct access dito. Aniya, nagkaroon ako ng buka kasi maraming sumuporta sa akin. Kailangan ko yung Twitter account ang kinin kasi ginagaya niya lang naman ako. Nagfe-feed ako sa kanya ng mga itutweet niya kaya nakakatawa. Pinapadaan ko sa mga kapatid ko kay Jerry, patweet mo naman to. Sinabi rin ni Ethel sa vlog niya na hindi totoo ang chismis na pinatakedown niya ang @IamEthelGabison matapos siyang makatanggap ng death threats. Wala akong death threat. Mayroon pang sinasabi na hindi raw nabayaran yung admin kaya na-shutdown yung Twitter account. Wala, sino bang nagamit dito? Sa huli, nagbigay ng mensahe si Ethel sa admin ng nasabing account. Tigilan mo yan. Makakarma ka sa ginagawa mo. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.